Eh so welcome back dito no sa De Enrica YouTube channel no. Well, politics po ang ating pag-uusapan no. At bago 'yan, ako po muling magpapasalamat sa mga nag-like and subscribe po. Ano po? At tuloy-tuloy po ang inyong pagsuporta sa ating channel. Salamat po no. So sa mga bago pong tune in, kung nang magustuhan niyo po ang ating mga sasabihin dito eh kayo na pong bahala no. Okay. So ngayon, mabilisang reaction lang po to no. Of course about sa ating Team Duterte, ayan, magkokomentaryo tayo diyan about sa mga naging pahayag noon no ni dating presidente Duterte patungkol dito sa mga nakaupo no. At gayon din dito sa mga sa matatagal na pong senador noon ay gusto pa ring magbalik ngayon, ano po. Yan po sila Tito Soto, Ping Lacson, at ito po si Lito Lapid. Okay, himay-himayin po natin, isa-isahin natin, mabilisan lang. So ito raw si Lito Lapid, babalik, ano po. At meron siyang sinasabing Lapid Law, no? Yun daw ay free legal assistance. So maniwala naman po ako niyan. Bandang huli, ang takbuhan lang din po ng tao, mga tulfo, no? Kung free legal pong pag-uusapan, may pauna po tayo, no? At may mga karapatan na rin po mga tao, sangayon sa batas, no? Na maaari pong gumanap or tawag dito, magamit sana ng tao. So, yung free law na yan, no? Ewan ko dyan. So matagal na po si Lito Lapid. Ano po bang mga nagawa na niyan, no? Na naramdaman po ng tao at may pagbabago po ba sa bansa natin, no? Kasi matagal na siya sa Senado eh, di po ba? Maliban sa mga nasabi niya. At ito pong si Ping Lacson, no? Siya daw po yung vanguard, no? At, well, ano po ba nagawa ni Ping Lacson? Ano po, yung mga talagang tumatak sa mga utak natin. Matagal na rin siya senador eh. Di po ba? So, yun nga, marami siyang mga expose, no? Pero pansin po natin, kung sino nakaupo, eh, nandun siya, no? So, ang hinahanap po natin, yung paninindigan talaga, kahit na kung sino nakaupo, or tawag dito, bago mag-eleksyon, di po ba? Kung ano yung dapat niyang ihayag sa taong bayan, no? Tapos, ito namang si Tito Soto, nako. Siya daw po yung babalik dahil yung kanyang 14-month pay, no? Na, ano, di, tawag dito, tila hindi yata gumagalaw. Ayan, ipupush niya daw yun. At may mga nasabi pa siya iba, di ko lang matandaan, no? So, biruin niyo po, no? Sa tagal nila nakaupo as senador, no? Eh, yan, of course, laging mayroon silang bagong sasabihin. Pero pag nakaupo na po ang mga yan, no, sa susunod, tatakbo na naman yan. Hindi na naman ata na-push yung mga ipupush nila. So, sa mga kababayan natin, no, gusto nyo talaga ng mga pagbabago, no. At ano pong lagay ng bansa natin, yung mga yan, nakaupo na noon pa, no. Na parang wala talaga nangyari sa bayan natin, no? So, kayo, no? It's your choice. At yung mga yan, eh, naka-align po, no? Naka-line up dito sa administrasyon. So, tutulong daw, ano? Itong si... Tawag dito. Tutulong sila. Si Lito Lapid ata yung narinig ko na tutulong sa administrasyon. Well, ano po bang ginagawa ng administrasyon para sa mga kababayan natin? Ba't hindi nyo nabanggit dyan, no? Natutulungan natin si Presidente Marcos, no? Na pamurahin ang bigas, no? Gagawin po nating 20. Tutulungan po natin si Presidente Marcos, no? Na sugpuin ang korupsyon, ano po? Hulihin ang mga smuggler, ano po? At yung ilang mga personalidad dyan na tila nakalimutan na, no? At ang panghuli, no, tutulungan po natin si Pangulong Marcos, no, na ayusin pa ang mga flood control. Kulang pa po ang 5,000 kasi binaha po ang buong ano. So, sa panig ni Ping Lacson, ako, vanguard ako ng pondo, no. Tutulungan kong hanapin kung saan napunta yung bilyong-bilyong piso, no. Kasi yan ang sinabi niya noon, eh, di ba? May nabanggit siya tungkol sa mga congressman, no, patungkol sa DPWH at sa mga contractor, di ba? May mga nabanggit tayo. So, hindi na natin narinig ngayon, no?
So, yan po eh. So, pagka malapit ng eleksyon, no, napapansin ko, maingay itong si Ping Lacson. So, ano, yan na naman po ba ang ating panibagong magiging eksena, no, sa susunod na Senado. So, nasa kamay nyo po, no, mga taong bayan. Uy, tapos na po sila, no, sila po yung naglingkod na. Give chance to others, ano po. At of course, sa Team Duterte naman, no, inaantay pa po natin. Kaya yung mga nagpo-post dyan, gusto ng views, itigil nyo na po yung mga clickbait na yan na kesyo dumating na daw, nandyan na daw, no. So, ano, hindi nakakatulong, eh, ano po. Kung nandyan na talaga, balita nyo na lang, no. Hindi yung mag-clickbait kayo dyan, no. Kaya, ewan ko. Kaya tayo dito, nagsosolo lang tayo rito, no. Talagang, kung ano lang yung totoo, no. Hindi yung para lang sa views, no. Para puntahan ng channel nyo, nandyan. Siyempre, maraming mga kababayan natin na nag-aabang talaga sa mga Duterte. Di ba? Marami po. Dahil yung mga yan, wala na yan, eh. Ano na eh, kumbaga kasi ramdam ng tao ngayon na kailangan nila ang pagbabalik ng mga Duterte. Katunayan yan, no? Ilang mga senador tumakbo sa si Aimee, no? Nakita ko sa news thumbnail na ito daw di umano si Aimee, nationalista, no? So hindi na daw independent. So, dahil nabash na, no? Yung mga nagpapakilalang independyente daw sila, nabash na, no? Ayaw nyo lang ma-align dito sa ano na, no, pababa ng rating, no, ng administrasyon. Eh paano nga namang hindi bababa, eh hindi tumupad sa mga pinangako nila, eh, no? So di ko na po isa-isahin yang ulit, no. O sige, isa-isahin ulit natin. Pinangako nila murang bigas, murang pagkain, ano po. At pagpapatuloy ng mga developments, no, sa ilalim ng dating Pangulong Duterte, mga build programs. Pero what we're seeing right now is yung mga ano, itong mga ayuda, no, only ayuda nila, mga bigas. Yung isa pa dyan, si Tambaluslos, ang kapal ng mukha, no, the self-proclaimed Mr. Rice, no, speaker daw siya ng bayan. Hindi, speaker ka ni Marcos, kasi nga pinsan ka ni Marcos, no. At tama yan, hanggang local ka lang naman talaga mananalo dahil national wala kang chance. Kahit nga yata sa survey ng Senado, hindi ka papasok, no? At pilit mong ipipilit ang sarili mo, no? Sa lalaki ng tarpaulin mo dyan sa mga pamimigay na ginagawa, no? Kesa po talagang solusyonan yung totoong issue po, totoong problema ng ating bayan, ano po. So wala eh, you fail to address. Kaya, ayan, nasa kamay po natin yung eleksyon na pa-crucial po. Dahil for sure, kung nakita nyo po matinding pamumulitika laban sa mga Duterte, no, napapansin yung mga quadgo, mga kung ano-anong hearing po, kung saan talagang nadidiin ng mga Duterte. Kung gusto nyo po ng pagbabago, iupo po natin yung mga tao na talagang trabaho, no, at progreso ang isinusulong. Hindi po itong mga kakampi sa administrasyon para ano. Hindi po natin narinig para itama ang ginagawa ng administrasyon. Wala po tayong narinig sa mga yan. So yun lamang po, no, muli. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at babalik pa po tayo sa mga susunod na mga init na issue dyan sa politika. Maraming salamat at stay safe po, guys.